Hoy, boyet! Buti mapadaan ka. Mag-anibersaryo na yung utang mo. Kailan ka ba magbabayad? Aling Paps, kung loloobin, maghintay lang po kayo. Yan naman parati sinasabi mo kung loloobin. Kung loloobin ba Nino, wala namang nangyayari ah. Magbayad ka na lang utang mo. Kung magkakapera po ako, magbabayad ako kung loloobin. Ano yun? Mukhang matagal na yung utang mo kay Aling Paps ah. Galit na galit eh. Oo nga eh. Bro, hindi naman yun ganun kalaki. Nag-overact lang yun. Hayaan mo na. Wala naman talaga kasi akong pambayad. Pero napansin ko, sinasabi mo kasi kung loloobin, parang hindi yata tama. Ha? Bakit naman? Kasi, hindi mo dapat sinasabi kung loloobin ng Diyos kung kalooban mo lang. Kagaya niyan, wala ka palang planong magbayad. Hindi akma yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Ano bang dapat kong gawin? Mas mabuti na hindi ka nangangako kesa nangangako ka hindi mo naman tutuparin. Masama yun. Mahalaga na maging aware tayo sa mga sinasabi natin at nag-iingat tayo. Naku po, kasalanan pala yun. Nakakaya tuloy. Sige, alam po nang gagawin ko. Diyan ka muna. Okay na, pero hindi na kita malilibre sa restaurant. Huh? Sabi mo ililibre mo ako. Ililibre pa rin kita, pero hindi na sa restaurant. Doon na lang tayo sa Karinderia. Pinambayad ko kasi kay Aling Paps ang pang-restaurant natin. Yo, okay lang. Kayo nga ang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Datapwat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Santiago 4:14-17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Efeso 5:17.